karamihan na walang alam sa hydroponics ay chemical daw ba. So ang chemical ay kakainin daw ng halaman tapos kakainin ng tao, nakakasira daw sa kalusugan ng tao. Mga kaibigan, mga kagulay, ang nutrients ng hydroponics ay naka inorganic supplement lang siya sa halaman. Ibig sabihin NPK, calcium nitrate at saka kung ano-ano pang elements na pwede lang sa halaman, gaya ng vitamina sa halaman, gaya din yan sa mga tao. Ngayon, vitamin C, nakukuha natin siya sa sitro o kaya pongkan. Ganyan. So kung kakain ka ng kakain ng pongkan, makakukuha ka ng vitamin C pero minimal lang amount. So kung iinom ka ng silin, yung mga vitamin C, kaya mga biroka, yan, mga vitamin C yan, kargado yan, talagang vitamin C talaga na enough yan na talagang mabuboost yung ano mo, energy. Hydroponic ba ay synthetic o organic? Ang hydroponics ay ang hydroponics ay inorganic na nutrients, para siyang vitamins or minerals na hinahalo sa tubig. Safe yan kasi kakainin lang yan ng halaman diretso. Unlike na organic, magiging inorganic muna siya bago kakainin ng plants. Bale, ang inorganic, ang hydroponics ay naka-inorganic form na siya bago kainin ng halaman. Kaya mabilis tumubo sa hydroponics. Ngayon, ang sinasabi kasi ng hindi karamihan na walang alam sa hydroponics ay chemical daw ba? So, ang chemical ay kakainin daw ng halaman tapos kakainin ng tao. Nakakasira daw sa kalusugan ng tao. Mga kaibigan, mga kagulay, ang nutrients ng hydroponics ay naka-inorganic supplement lang siya sa halaman. Ibig sabihin, NPK, calcium nitrate, at saka kung ano-ano pang elements na pwede lang sa halaman, gaya ng vitamina sa halaman, gaya din yan sa mga tao. Ngayon, vitamin C, nakukuha natin siya sa sitro o kaya pongkan. Ganyan. So kung kakain ka ng kakain ng pongkan, makakukuha ka ng vitamin C pero minimal lang amount. So kung iinom ka ng silin, yung mga vitamin C, kaya mga biroka, yan, mga vitamin C yan, kargado yan, talagang vitamin C talaga na enough yan na talagang mabuboost yung ano mo, energy. So ganun din yun sa hydroponics. Ang nilalagay na lang natin dyan yung purong NPK, calcium nitrate para sa dahon, Epsom salt para paglusog ng halaman. Compare naman dun sa organic, naglalagay ka ng mga
input gaya ng chicken manure, mga ano, vermicast at saka kung ano-ano pa, magiging inorganic muna siya bago siya mapunta sa halaman, bago i-absorb, bago kakainin ng halaman. So take note, ang halaman ay hindi kakain ng pure organic or naka para naka ano pa siya, naka NPK, naka ganun pa siya. Magiging matatransform mo na siya to inorganic compound bago siya kainin ng halaman. Yan, paulit-ulit namin sinasabi na hindi toxic chemical yan. Ang toxic chemical, yung mga gaya ng mga asido, kapag in-intake ng halaman yan, mamamatay yung halaman. Therefore, kapag namatay yung halaman, hindi siya makakain ng tao. Yan, ganun lang kasimple. So, yung mga may magsasabi sa inyo na pangit yung hydroponics, kasi chemical-chemical daw, hinahalo sa tubig, isipin mo na lang kung chemical na toxic chemical, marami kasi yan, good chemical or nutrients, ganyan. Mabubuhay yung halaman. Isipin mo, pag nabuhay yung halaman, edi safe yan kasi nabuhay yung halaman eh. So kapag binigyan mo ng chemical yan, toxic chemical, dalawang araw patay yan halaman, makakain nyo ba? So ganun lang, very logic lang naman yan, very simple lang naman yan. So ganun ang sagot natin sa mga katanungan ng mga ibang nagbibenta ngayon. So lalo na very limited talaga ang information sa YouTube. Yan, kapag gusto nyo mag-seminar, meron kaming pinaplano na seminar dito. So plano pa lang, mag-a-announce kami sa Facebook page namin. So yun lang, bakit safe? Bakit walang peste? Yun pala, yung pangalawang tanong, nasagot na natin yung unang tanong. Yung pangalawa, bakit daw sobrang flawless nun daw? Parang ganto, sobrang wala dong kabahid-bahid na ano. So delikado daw po yan. So bakit? Kasi nakaangat eh. Yan. So we have 1 meter from the ground. So ang mga peste kasi nasa lupa. Yan. So mas nakakatakot pa nga yung mga nagtatanim sa ano eh, sa lupa, kasi kung ano-anong bacteria, fungicide, pesticide yung ini-spray nila, wag lang madapuan ng mga peste. Kunyari ito, ganto. Yan. So sa hydroponics daw, makita nila na sobrang flawless daw. So ito, representation lang to, ha. Sa organic daw, ganyan, butas-butas, ganyan. So depende na yun. So all we need to know is to secure or to know the farmers around. So kilalanin nyo kung sino yung mga nagtatanim, ano yung mga practices nila. So ganun na lang dapat. At dahil maganda ang information about hydroponics at organic, nandito tayo ngayon sa SVD Farm upang alamin ano ba talaga ang mga soil preparation dito. Pangalan mo ya? Jonathan. Yun, pwede kitang maisama sa vlog natin, ha? Pwede. Yeah, magtatanong lang ako dito about dito sa soil preparation, kung ano yung ano dito po ya. So sa pagpe-prepare po natin ng plot, kailangan po natin ng chicken manure. Yung chicken manure? Yes po. Yan, itong nasa ibabaw. Tapos ilalatag po muna yung bago natin i-cultivate yung lupa. Wow. Tapos pagtapos po natin i-cultivate, sasabuyan po natin siya ng organic greenland po. Organic greenland? Ah, nabibili? Apo. Dito sa Taguig, Cavite? Cavite. Ah, Cavite rin. Ah, magkano yun? Dito po siya po, magkano po isang sa akin. Organic greenland? Apo, organic greenland po. Pero ito, lupa, may vermicast daw, wala? Wala. Compost, compost leaf, ganyan. Okay. Mga ano po natin, bubulok na. Mga ilang araw ito? Diretso na po siya, sir. Pagka ano nyo po, latag nyo, pwede na pong tilirin agad. Kasi tuyo naman po yung ipot. Ah, okay. Pwede na yung taniman, hindi na pwedeng i-one week muna, ganyan. Pwede rin po naman na itenga po muna, sa depende po sa inyo para mapapahinga po yung lupa. Yung lupa. Pwede na lang po siya. Bago pag may panganin na po kayo, pwede nyo na po siyang panganin. Dito sa ano sukat nito, kuya? Sukat? 1 meter? 1 meter po.
Bakit hindi kayo nagba-black mulch? Black mulch? Oo, oh, yung black na ano? Ah, kasi po yun yung ano naman po, may tagagamas naman po kami. Ah, tagagamas. Saan nasusunog po pag latest ang ginagamit? Sobrang init po pag naka-mulch. Doble po yung init. Yun. Ah, dobling init. Hindi kagaya ng ganito po yung mga kagaya ng basil, minamulch namin yan kasi nataas naman sila. Yung parang po, hindi kagaya ng latest na mga lipid. Dikit talaga. So ayos lang yan, ganyan. Parang wala nga din ano yun, no? Masyadong peste, no? Yun, no? So dito, ganda ng organic, yun, no? Yan. Ito tayo dito sa lettuce gra. Yan. Ah, pero sinusunod nyo pa rin yung distance, no? Ang distance nito ay ano, parang 8 inches, no? Or 5? 4 to 5. Pak choy. Habok choy. Pak choy tuloy. Yan, ano yan? Anong ano yan? Mizuna po. Mizuna? Sinasala din? Sa mga ano po, yung mga 1 ton sa mga mami. Ah, okay. Dito, ganito. Yan. Ito pala yung SVD Farm sa Silang, Cavite. Kung gusto nyo pumunta dito, ay pwedeng-pwedeng pumasyal dito. So, hindi dapat tayo mag-away-away kung organic man o hydroponics, ay magkaisa tayo kasi ang talagang dapat natin pagtuunan ng atensyon ay ang kakulangan ng produkto na dito sa Pilipinas. So, kung ikaw ay grower, nakakatulong ka sa lipunan, huwag mo nang isipin yung mga basher dyan, yung mga nagko-comment. Kasi the more na nag-comment sila, the more natin silang nag-comment na, the more natin narinig sa kanila na mga maling comment, the more natin dapat tayo magsipag na mag-educate. Kasi wala eh. Mabilis mag-comment talaga, lalo ngayon, social media eh. Talagang pag nag-comment, akala mo doktor, akala mo chemist, yan. Kasi comment na sila ng comment. The more na marami silang sinasabi, the more na curious ka mo sila. So, yan ang nakikita ko. Curious yan sila kasi talagang uusigin ka nila eh. Parang, para ikaw naman, marami kang alam, mahinahon lang tayo sumagot. Ganito lang yan. Safe. Dahil walang bahid ng ano yan ng mga dahon kasi nakataas yan. Okay, nakaangat yan sa lupa. Yan, kumpara naman doon sa lupa, marami talagang damage yan. So, pag umulan pa lang, tasak-tasak na yung dahon yan. So, wala pa doon yung peste. Pag na-peste, meron silang mga organic naman na mga ano, mga spray. So, yun lang mga sagot ko doon sa mga nagtatanong na ano talaga ang hydroponics, safe ba talaga, bakit safe? Although, marami na akong videos about dito. So, ito, re-upload na lang to. So, yan. Happy weekend, mga kagulay. Maraming salamat.